Good day mga alien! What's up? So nagbabalik na naman ng alien at si So Be It. So ngayon meron tayong mabayad chick dito na below 10,000 pesos na tingin ko naman isa sulit na rin to mga alien, naka-hydraulic na rin to. Ito, si Tosic Traverser 2.0. So yung 1.0 yata is hindi ko siya na bike check, pero this time yung 2.0 is aalamin natin kung sulit ba siya sa below 10,000 pesos. So like, comment, subscribe. So tara, tingnan natin kung ano meron dito kay Tosic Traverser 2.0. Let's go! Woo! Okay mga alien, so ito na yung bar check kay Tosic Traverser 2.0, yung below 10,000 pesos na naka-hydraulic na. So simula tayo sa kanyang frame. Yung material dito is syempre alloy na rin to, 6061, and naka-triple triangle design to. Ganito yung itsura, o yung ganito yung bike ko, no? Parang ganito yung itsura nung kay Spanker ko, si Spanky Tyrone mga alien, naka-triple battery din yun, naka-welding din dito, tignan nyo naman yan. Naka-reinforce gasket dito mga alien, ayan, naka-triple battery na rin to. Which is a good thing, mas matiba yan mga alien. And yung binabasic natin is, ganda na kulay, kulay white, white ranger mga alien. Matte white na may black, ito yung Tosic, mayroon dito parang inbox na naghahalo yung black and white. Sa down tube, nandito yung Tosic, para siyang naka, ano na dito, nakadikit na, hindi siya sticker. Lagyan na ulap, isa lang syempre. Yung top tube niya, ang payat mga alien. Parang malnourish dito banda. Ayan, traverse dito. Ito yung model 2.0, cross country nakalagay dito, configuration. And dito naman sa kanyang down tube, meron tayong ICM dito sa kanyang right side na isa, sa left side merong reserve na isa, and meron din siya dito. Ayan, external cable routing. Ito naman yung kanyang disc brake caliper sa likod. Ito nga pala isa, naka 1-bay na rin to mga alien. And hindi siya ganun kakinis. Meron siyang memories of yesterday na masakit. Ayan mga alien. Dito, hindi rin siya makinis dito. Sa BB shell na, hindi rin siya makinis. Hindi pa ito naka-tapered. Siyempre, straight tube pa lang ito. Ayan, budget naman yan. Yung usual lang sa mga budget na MTB nito. So, hindi naman naka-tapered mga alien. Pwede mo maglagay ng FD. Pwede. Meron doon. May stopper doon. Paradaanin mo sa ilalim mga alien. So, kung may balak yung mag 2x3x, pwede. Yung size na binabudget natin, 15.5. Ayan, 27.5 mga alien. Pero meron itong 29. Mamaya sabihin ko sa inyo magkano. And same specs lang naman yun. Ito, chainring is a bakal syempre. Ito is a 34T square taper. Tosic yung ginamit. BB silver na rin. Ayan, 170mm. And tignan natin yung chain. Stock chain lang to. Dito PYC, dito KMC. Ayan, budget chain lang naman to. Yung RD syempre, the usual, dito dadaan yan. Yung RD nya is a MX9 Senza MX Ordinario mga alien. Ayan, naka short cage lang siya dito. Tingnan natin yung kanyang sprocket naman, yung cassette. Ito is a sunshine na rin yung ginamit dito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed mga alien, 11, 30, 60. So pwedeng na to sa ahunan mga alien. Naka 1x 11, 30, 60. So pwedeng na sa ahunan to mga alien. Palag na rin para sa isang budget na MTB nito si yung hubs naman niya is alloy na rin, silver ring, kaso wala siyang tatak, alien yan mga alien. Dito naman, double wall alloy rim, meron siyang reflector dito, may kita na pinagkakotangan nyo. Bilangan natin yung kanyang spoke dito, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 yung kanyang spokes. Naka-shred pa siya dito, di ba siya naka-presta valve. Yung gulong na ginamit is a G-lure, so bago to, a G-lure. Ayan, ang size 27.5 by 2.2. Ito yung 2.2. Ayan, yung 2.2 mga alien. Feeling ko kaya pa ito ng 2.3, pero nasa sa inyo, no? Meron naman sa ditong lagay ng bike rack sa likod. Kung gusto nyo mag-bike rack, pwede naman yan dito. Ito yung una. Ayan, pa ganun. Yung bike rack na yan. Ito yung dito mo lalagay mga alien. So, nasa inyo. Meron sa ditong bridge. Lagay ng anti-tilting system or fender sa kanyang seat stay sa likod. Naka-IS mount or international standard yung kanyang mounting. 160mm rotors, naka 6 bolts siya dito, and naka-QR naman siya mga alien. Dito naman sa kanyang seat post, bakal yung seat post, 27.2 pa to, and sa 300mm lang to. Ayan, bakal nga lang kanyang seat post. Yan yung usual talaga pag budget niya Tosic. So pantay na lang, laspagin nyo muna bago kayo magpalit mga alien. Hard plastic na baka sa loob yung kanyang pedals. Ito yung medyo may weight mamaya pag tinimbang natin. Bakal tong part na to mga alien, yung railings, yung upuan, Tosic na rin ginamit. Sa una naman, meron na rin siyang sag dito, 80mm yung kanyang travel, bakal. Ayan, bakal yung body, bakal yung kanyang stanchion,
Rinky ito. So, itong rim set niya dito. Our wheel set, isa same sa likod. Double wall alloy ring. So, ito yung kanyang spokes. Nakasred pa to. And alloy na rin. And steel bearing yung kanyang hub dito. Sa unahan. Ayan. 160mm and 6 volts QR siya. And nandito yung kanyang brake caliper. Head tube is a non-taper, syempre. Eh, ito ang stem niya is 80mm mga ilim. And yung kanyang headset is a Fengtai. Mukhang Fengtai naman eh, Fengtai eh. Ayan, Fengtai. Yung clamping, 51.8. Yun lang, bakal yung kanyang handlebar na nasa 720mm yung kanyang haba. Yung brake is a Sib Simmers alloy mga ilim. Ayan, alloy yung kanyang brake lever ng Sib Simmers dito. Alloy sa kabila, yung FD is walang shifter to sa kanyang FD dahil naka 1x2. Yung FD naman niya o yung kanyang right shifter is a Senza MX9, so 9 speed. Ngayon tignan natin kung ano yung timbang nito. Nitocic Traverser 2.0. Let's go! Okay, timbangin na natin si Nitocic Traverser 2.0 in 3, 2, 1. Pili ko nasa 14 to 15 to. Baligtad, naka ano siya, naka LB siya. Mamaya palta natin yan. So 31.3 at 31.23 LB. Ito nating unit, ito nating kilo, 14.17. So isa pa nga para sigurado tayo. 3 2 1. Okay. Nasa 14 talaga siya. Ayan. So 14.22 kilogram. So yan yung timbang niya, mga alien, actual weighting yan. Nitocic Traverser 2.0. Okay mga alien, so yan yung timbang ni Nitocic Traverser. Wala pa siyang 15 kilogram mga alien. Ito is naka 1x9 speed na rin. Naka 34, 11, 3060. So pwede na sa ahon yan mga alien. And ang bakal sa kanya, syempre yung kanyang stock fork, yung kanyang handlebar, yung kanyang seat post. And ito syempre, yun yung mga nagpabigat sa kanya. Pero siguro pag bilta nyo ito, ginawa nyo alloy ito, alloy yung handlebar, alloy seat post. And ito, pwedeng-pwede na ito mga alien. So kung pansamantayal, pansamantala, is pwedeng-pwede na ito pang long ride, short ride na sa inyo mga alien. Depende na lang sa skill nyo sa pag-ride mga alien. So magkano nga ba ito dito? Kay Budget Bus Cavite, ang presyo nito is tumataginting na 9,800 yung 27.5. Pero yung 29M niyan is add na kayo yung 300 pesos. Nasa 10,100 pesos. Pero pwede kayong tumawa dyan. Kahit wala kayong kasalanan, sabihin nyo lang yung pangalan ko. Tapos sabay takbo mga alien. Okay mga alien, so yan na yung bike check natin dito kay Nitocic Traverser 2.0. So comment down below kung para sa inyo ba, okay na ba yung 9,800 para sa isang MTB na Nitocic Traverser 2.0 na naka 1x9 speed at 34, 11, 3060 yung kanyang sprocket mga alien. Pwede na sa long ride yun sa mga alien. So yun, like, comment, subscribe. So be it. I love you. Signing out. Woo! Shout out. Yun yun.